Mabuhay! Or should I say, Mabuhay! Bagay ba? Okay. Ako nga pala si Blue Arjona at welcome sa unang episode ng Season 3 ng Drumbeat Monday, ang show kung saan sama-sama tayong matututo at tuhugot ng inspirasyon sa pagtatambol. At sa episode na to, sasagutin natin ang tanong, metal, ingay ba o musika? Ang episode na to ay hatid sa inyo ng One Shot Photography. Isa ka ba sa mga nakikinig ng metal? Tapos pag naririnig ka ng nanay mo or ng tatay mo, ang tanong kagad sa'yo, anak, nagda-drugs ka ba? Baka naman mamaya, pati demonyo, sinasamba mo na. Tapos sasagot ka, rockers po kasi talaga ako eh. Ito yung favorite kong music. Tapos sasabihin ng nanay mo, ano music? Ingay lang yan. Okay, sa unang bahagi ng video na to, manghaharang tayo ng mga tao sa kalsada. Tapos paparinig natin sila, sa kanila yung isang song na metal. And then tatanungin natin sila, yung narinig mo ba ay music o ingay? Mamaya ako nare-reveal ko ano yung title ng song. Siyempre, tatanungin din natin sila kung bakit ganun yung opinion nila. Ang hiling ko lang, huwag nyo sanang ibabash yung mga tao sa sarili nilang opinion kasi lahat naman tayo may karapatan sa sarili nating opinion. At hiling ko din na huwag kayong mag-aaway dyan sa comment section, di ba? May kanya-kanya tayong opinion, respetuhan lang. World peace. At sa kalagitnaan ng video na to, ibibigay ko ang definition ng music at ang definition ng noise nang malaman natin kung ingay nga ba talaga o music ang metal. And then sa huli, ibibigay natin ang verdict kung ingay nga ba o musika. So ano pang hinihintay natin? Samahan nyo kami at sagutin natin ang tanong. Metal, ingay ba o musika? Let's go! Hi, ako si Meds. And ako si Ken. Kanina nag-survey kami ng 10 random people. And pinarinig namin sa kanila ang isang metal song in 1 minute. Yun, then syempre tinanong namin kung music ba yun sa kanila or ingay. Yeah, music pa rin po ba? Music po. Sige po, sir, bakit po music para sa inyo yung naririnig? Ma'am, yun po yung kuhang dito eh, music po yung naririnig ko, kanta. Pero aware po kayo na yung genre ng music is metal? Yo, Wilson Piña, Florida ma'am. Ay, kumpleto. Thank you po. And sir, sa tingin niyo po, ano yung pinapakinggan niyo, ingay or music? Para sa akin, ma'am, music, sim lang po. Sim lang po, pareho. Music, may music po na may song. So para sa iyo, music siya pero maingay. Opo. Bakit po? Kasi ma'am, pinagsabay po. Thank you, sir. Name po? Mark Pabro po, Lingayen. Thank you. Thank you. Francis Earl. Mga usually, ano pong music ba yung pinapakinggan niyo, sir? Kung ano lang. Kung anong nagustuhan ko, yun siya. Music ba siya or ingay? Music naman. Kasi maraming klase diba ng music. Nabuta na ng ulan. Ba't nagbalik ka ng damit? Ayan. Nabuta na. Ano po yung pangalan? Arlene. Ma'am Arlene, ano po yung narinig niya po? Music po ba o ingay po? Para sa akin, ingay. Bakit po ingay? Parang siguro hindi ko masyadong maintindihan yung lyrics niya. Tapos masyadong magulo yung pagkakanta. Thank you po. Thank you po. Sir, ano po ninyo? Selwin po. Ano pong musga niyo, sir? Parang video siya, no? Parang banda. Ingay. Bakit po ingay? Kasi puro banda siya, yung parang instrumental ba? Oh. Puro instrumental percussion. So, magulo. Para magulo. Oo po. Ayun, thank you. Hanggang mo, mumpang gabi ay. Ingay. Bakit ingay siya para sa'yo? So, yan. Thank you po. Thank you, sir. 1 minute lang po yung pakinggan. Ano pong sir, name niyo po, sir? Maynard po. Okay. So, sir, para sa inyo po, music po ba siya or ingay? Sa akin kasi, okay lang. Kasi, nakikinig din ako ng mga ganyan, yung ano, hardcore. Parang music po sa amin. 1 minute lang. Excuse po. Ma'am, siya pwede mag, ano, survey? 1 minute. Yung ano lang, yung tanong pag sumagot lang po. Pag mali mong sagot ko, okay lang. Wala pong mali. Wala pong mali. Survey lang.
ko. Ayun, so, Miss, anong husga ko? I believe music po siya. Bakit music siya para sa'yo? Ay, kailangan mo talagang sagutin niya. Ano lang yung ano mo? Yes, yung para sa'yo, bakit siya music? Kasi ano siya? Ano ba yung ano? Ano ba yung title na? Alam mo siya. Oo, alam ko siya. Tsaka ano, mahilig ako sa mga, ano ba yung music na mga rock. Wow. Yes. Ayun, so thank you. So para sa'yo, music siya. Thank you. Thank you po. God bless. Napoleon po. Napoleon. Or music sa inyo? Music po siya. Bakit po siya music? Hindi, kasi po ibang klase yung ingay. Iba yung maririnig mo pag ingay. Ito kasi may voice na naka-bass sa guitar at saka sa drums. Thank you, Sir Napoleon. Insight. Nakakatuwa lang isipin na ganun yung mga reaction nila, ingay, or kaya both music, o kaya ingay yung naririnig nila. And then, si Ma'am Shi, hindi ko na-expect na nakikinig siya ng ganun. Kaya, akala ko talaga, ingay yung sasabihin niya kasi gumaganon-ganon pa siya, parang ano ba yan, ganyan. Kasi na-expect ko pag nakala ko yung tipong Ariana Grande o kaya Regine Velasquez yung pinapakinggan niya. Back to you, Blue! And we're back sa studio. Bigay ko na ngayon ang definition ng noise. Noise is an irregular and relatively complex vibratory motion. So, ibig sabihin, kung walang structure, kung walang maayos na tone, walang harmony, ito ay ingay lamang. Kaya nakakainis kapag binubungangaan ka ng nanay mo ay dahil wala itong particular na tone, wala itong structure, wala itong harmony. Kung music lang sana ang paraan ng nanay mo para pagalitan ka, eh di mas maganda sana. So kung ikaw ay teenager at dumating ang nanay mo, tapos hindi ka nagwalis, hindi ka nagsaing, at hindi ka nagbuhos ng toilet, prepare yourself. Kung ikaw ay lalaki na may GF at selosa siya, tapos nakita ko nag-post sa FB, eh hindi ka nagre-reply sa text niya, tapos kasama mo sa picture, ibang babae, prepare yourself. Pag may mens ang GF mo at hindi mo binili yung pinapabili niyang milk tea, prepare yourself. Tunog ng traffic kapag alas 5 ng hapon, ingay din ang mga taong nagsasabong, yung mga bata sa computer shop, at higit sa lahat, yung mga trapong nangangako. Ngayon ito naman ang definition ng music. Music organizes the movement of sounds through time. Sounds are produced by the vibrations of materials, but what differentiates music from ordinary sound is that these musical sounds are structured and continuous. The vibrations of musical sounds are uniform and synchronous. Being such, the sounds produced are agreeable to the human ear. Tandaan niyo yung keywords na structured and continuous. Okay, ang tanong ko lang, may iba lang ng konti. Saan nga ba at kailan kaya nagsimula ang music? Diba? As in, nung unang-unang panahon pa. Nung unang-unang panahon pa, panahon pa ng mga caveman, diba? Wala pa noong gitara. Wala pang Yamaha, wala pang Gretsch, diba? Wala pang Tama. Wala pang Demon Drive. Imagine mo yung caveman naka-Demon Drive. So, na-imagine ko lang noon, ang una nilang instrument ay eto. Ang kanilang kamay. Diba? So, na-imagine ko lang. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. So yun ay, yun yung una nilang ginawang structured and continuous na tugtog. Imaginin mo, di ba, wala pang gitara, wala pang drums, kamay lang. Siguro habang umiikot sila sa apoy, di ba? Habang umiikot sila dun sa sinasamba nilang puno, yun yung ginagawa nilang music. Siguro habang nagchichant, habang kumakanta. And then eventually, siguro, sumakit kamay nila kakapalo ng continuous, di ba? Continuous na pagpalakpak, masakit sa kamay yun. Ang na-imagine ko lang, ang ginawa nila, kumuha sila ng kahoy, hinampas nila yung kahoy na yun sa isa pang kahoy. So imagine mo na lang, ito ay dalawang sanga, di ba? Habang sinasamba nila yung mga puno, yung mga ulap, di ba? Gumagawa sila ng continuous and structured music. Continuous and structured sound yung ginagawa nila.
And then siguro eventually na na-discover nila na para mas malakas yung sound na magawa nila, dapat gawin nila yon sa hollow na kahoy. And then, siguro, para mas maging malakas pa, nilagyan nila ng balat ng hayop yung dulo ng kabilang kahoy, and then na-invento na ang unang drums. Kauna-unahan nating drums. Yun lang naman yung na-imagine ko, di ba? Wala naman akong evidence na mapapakita sa inyo, pero probably ganun ang nangyari. Kaya sana lawakan natin ang kaisipan natin, dahil hindi lang sa musical instruments pwedeng manggaling o pwedeng mag-create ng music. Halimbawa, baseball bat at aluminum keg. Pwede ba itong music instrument? Ang sagot, yes. Pwede maging instrument ito. Ginamit nga ito ng Slipknot sa kanta nila na Duality. Ang pumapalo nito yung clown, kung kilala niyo yung Slipknot. Etong kanta na to, yung Duality, ito yung pinarinig natin doon sa mga hinarang natin na tao sa kalye. Ito yung number 2 favorite song ko sa Slipknot after ng Wait and Bleed. Pinapalo nung clown yung aluminum keg gamit yung baseball bat every fourth beat ng first measure ng 3-bar phrase ng intro. Oops, ano sabi ko? Fourth beat ng unang measure ng 3-bar phrase ng intro? So, structure. Bilangin natin. And continuous. Meron din itong combination ng mga chords na tinutugtog nila base sa chord progression. Chords? Progression? Structure. Nagha-harmonize din yung notes ng guitars at bass. Pati rin yung vocals. Merong harmonization. So kung merong harmonization, merong structure. The left speaker's got this. And the right speaker has this. It's great together, listen. There, I love the vibrato on that one, especially in the left speaker. Listen. Woo! Here again. And then the right speaker. At ito ay kinakanta at tinutugtog in a continuous fashion. Hindi siya random sound lang. Backbeat. Pag-usapan naman natin ngayon ang backbeat. Ang backbeat ay ang strong accent sa every second and fourth beat ng measure. So pakinggan natin yung song kung meron ba siyang backbeat. I push my fingers and tell me. Snare ito ginagawa. So, structured and continuous na pagtugtog. Merong backbeat. At dito sa backbeat na to, doon sumasabay yung mga gitara, yung bass, at iba pang mga instrument. Pati yung vocals. So, merong maayos na structure at tinutugtog in a continuous fashion. Ang verdict! Ang metal ay music. Based on definition, ang metal ay music. Sa ayaw man natin at sa gusto, ito ay music. Ngayon, nagkakatalo na lang tayo dun sa isang part ng definition na sinasabing pleasing to the human ear. So, simple lang. May mga tao na trip nila talaga ang metal. May mga tao na ang trip nila K-pop. Kahit di nila naintindihan. Yung ibang tao, lalo na mga babae, ang trip nila Justin Bieber. Diba? So, ang sagot na lang dyan ay respeto. Respeto sa isa't isa. World peace. Yun ang episode 1 ng season 3 ng Drumbeat Monday. Mahalin ang kapwa, respeto, world peace. Hanggang sa muli.